Magandang hapon po. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay nandito na naman sa aking vlog sa dating Marino. Ang focus natin ngayon ay tungkol sa kung paano pungusan ang manok. Ang dahilan ito ay nakakatakip sa kanyang mata at hindi na siya maapektuhan ng kanyang paningin. Kaya sa araw na ito, ipapakita namin sa inyo kung paano bawasan o tanggalin ang kanyang palong. Ang purpose nito para sa magandang performance ng isang panabong na manok. Nais namin ipakilala sa inyo ang ganitong klaseng manok ang aming pupunusan ngayong araw. Bago ang lahat, ipapakita namin sa inyo ang mga gamit para sa pagpupungos. Kailangan natin ng tubig, scissors, at saka surgical scissor. Bula. At saka yung manok. Ipapakita natin sa inyo ang palong ng manok ngayon. Ito ang kanyang itsura. Ito ay talagang nakakaapekto, kaya kailangan tatanggalin natin ito. Kaya yan ang purpose kung bakit tutungusan natin ngayon ang ating manok. At ito ay may ano rin. Mayroon siyang tinatawag natin na huwag muna natin siyang painumin sa loob ng 8 oras para yung sinasabi nilang hindi madugo o tinatawag nila. At saka less ng tawag niyan, bleeding. So, umpisahan na natin. At sana'y magustuhan ninyo at magbibigay ito ng aral sa ating mga gustong magsabong na mga mahilig magsabong dyan na mga nagmamanok. Umpisahan na natin. Ito na po. Una-una, hawakan maigi ang manok para hindi siya pumalag. Kasi baka pumalag siya. Yan. Basain ng tubig ang bulak. Punasan yung ulo. At saka hanggang sa luminis. So, ayan, luminis. Hindi, para hindi kumapit. Ano, hindi ito? Kumapit yung makikita natin. Ayan. Ito ay babala lamang sa mga nanonood. Huwag, hindi naman ito masyadong ito ay pinapakita lang namin sa inyo kung paano siya pupungusan. Yan. Ganun lang kadali. Ganun kabilis ang pagpupungos ng pansabong na manok. At yun ay para magiging pogi. Parang kung sa barbero ay ginugupitan lang para magwapo. Kung anong klaseng barber shop, ano tawag niyan, tinatawag na lang kung anong klaseng gupit. Hawakan mong maigi kasi medyo nahirapan ng manok. Sa tiis lang. Ganyan. At yan, unti-unti na siyang yung kabila na lang yung kulang. At yan ay inyo makikita mamaya ang resulta. At saka yan ay the best sa mga manok talaga na panabong. At saka ang forma niya ay gwapong-gwapo. Yan, nakita mo na ha. Yan ang tsura ngayon. Finished product. Yan. Yun na siya. Pogi na. Ganun lang. Anong lahi nga ito? Milsim sweater. Ang lahi nito ay Milsim sweater. At yun ay, ang edad nito ay nasa 6 na buwan. 6 na buwan na ito. At saka pagdating ng mga 8 buwan ay barakong-barako na. Pwede na siyang ilaban. Ito ay may lahi rin na mananalo. Mananalo talaga ito. Kaya tingnan naman ninyo ang itsura. Hindi kayo magsisisi.
Tsaka kung gusto ninyo, kursonada ninyo, eh pwede kayo mag-inquire sa amin. Oh, yan. At saka ito yung aming kasamahan. Yan, hindi pa ito napupungusan, pero pinakita lang namin sa inyo kung ano ng itsura ng napupungusan. Ito hindi pa napupungusan. Ang lahi naman ito ay Peruvian Melsins. Peruvian Melsins. Mananalo rin ito. At saka kung may kursonada dyan, baka gusto nyo, ay mag-inquire lang kayo sa may-ari. Oh, yan. At saka ang edad nito ay nasa 6 na buwan na rin. Oh. Oh, mayroon pa rin akong papakita sa inyo. Mayroon pa kaming isa. Ito. Ito ay ang tinatawag rin na Peruvian Melsins. Peruvian Melsins. Medyo maputi siya na medyo mapula-pula, ano? Oh, magandang itsura. Guwapo rin. Bata pa ito. Siguro mga edad nito mga 5 months. Oh. Yan. Kaya mga bata pang mga manok namin dito pero mapugi na, mapurma na. Kaya mga kaibigan, ang gusto lang mag-inquire sa amin, yan. Ito, mayroon din. Peruvian Melsins din ito, yan. Oh, yan. Puro magaganda ang lahi niyan. Kaya kung gusto niyo mag-inquire, mag-contact na lang kayo sa aming page, sa aming YouTube channel, at ipaalam namin sa inyo kung magkano ang presyo nito. Kasi mga bata pa ito, yan. Yun, oh. Mga pogi yan, hindi pa iba na pungusan. Oh, yun. Kaya sana is bumili o gusto mong mag-inquire dito, ay ini-encourage namin kayo na kontakin nyo na lang po kami. So dito na lang muna ngayong araw, maraming salamat, at sa susunod ay sana magustuhan ninyo ang aming pinapakita sa inyo sa mga kasunod na mga topic. Ay i-update kami sa inyo yung aming mga napapalaki na ng mga lahi. Maraming salamat. At mga kamarino dyan na gustong bumili ng mga panabong, mag-inquire na lang po tayo sa amin. Salamat po at good day and God bless.